One, wow, sunod-sunod yung ating mga women empowerment, no? Indeed, a very, very strong ang itong ating mga kababaihan ng Pilipinas, no? At saludo po kami sa inyo. Si Doktora F. Imelda Tosio, DDM, okay? Pastora Tosio is also a dentist and two of DepEd School Division Office in Manila. Okay, she has 8 years of service, ano, in the government, okay, and 14 years in the private sector practice, and a very wonderful support and beloved wife of Pastor Ariel Tosio of the outreach ministry, the Grain, New Wine and Oil, no? And so, wow, grabe, grabe po ito ating mga guests ngayon ng mga women who are on the front line, ano? And also, ano rin siya, no? Sa, may simbahan din sila dito sa Grain, New Wine and Oil Ministries in Tagalog, Valenzuela City. And she has four lovable children, you know? Of known as the pastor's children in the community, and they're very active. I've seen these children grow up in the church. You know, they're very active in the music, in the praise and worship ministry. Okay, God be the glory. In fact, Pastora Mel is still active even now. Mabuhay ang ating mga minamahal na kababaihan Pilipinas. Magandang buhay! Binabati ko lahat ng kababaihan ng Happy Women's Month. Ako po pala si Dra. Imelda F. Tosio, mas kilala sa tawag na Sister Mel. By profession, ako po ay isang school dentist sa Kagawaran ng Edukasyon Division ng Manila. A mother of four and a pastor's wife. Ako po ay nagpapasalamat for giving me an opportunity to share what is my role as a woman in a family, church, and workplace. Pangalawa po, ano po ang aking mga tips to ponder na pwedeng ibahagi as a pastor's wife sa aming pamilya, sa simbahan, at even sa society. At ang pangatlong po na tanong ay, kung ako po ba ay agree or disagree, at ano yung parang opinion na makakatulong ba ang batas ng SOGI Bill sa development ng ating society. To begin with, akin pong unang sasagutin ang what is my role as a woman in family. Bilang isang kababaihan, kumbaga na merong apat na anak, masasabi ko po na napakalaki ng role ng isang nanay sa isang pamilya. Alam po natin na ang nanay, na siya din po ay isang haligi ng isang pamilya. At bilang haligi ng isang pamilya, alam naman po natin na hindi mawawala sa isang pamilya ang pagkakaroon ng discipline. Siguro po isa po sa maibibigay ko na talagang naging ano ko po sa aking pamilya ay pagkakaroon ng discipline in terms ng pag-church, na talagang in a regular basis lumaki po sila, na talagang every Sunday sila po ay nasa church. Talagang in-establish po namin sa mga anak namin ang pagkakaroon ng fear of the Lord. At syempre, isa din po na pwede po nating masabi din po doon ay ang pagkakaroon ng pangangaral sa kanila, na sa lahat paggabay at patnubay na habang sila ay lumalaki ay nandoon po yung guidance po natin sa ating mga anak. Marami pong mga role as a woman, lalo na in terms ng family. Siguro ang pinaka-i-highlight ko ay yung discipline at the same time pag-establish ng fear of the Lord sa ating mga anak. Pangalawa po ay sa church. In terms ng church, as a woman, napakalaking factor po ng mga kababaihan. Alam naman po natin na sa bilang isang kababaihan, hindi dito issue ang gender. Kumbaga, lahat po tayo, maging lalaki at babae, ay tinawag para sa church. At alam din po natin yung ating mga duties and responsibilities na nakaatang hindi lamang sa kababaihan. Lagi po yan na laging dapat sabay
sa even kung ikaw po ay babae or lalaki sa pagsaserve sa Panginoon. Kumbaga, as a role, as a woman sa church, marami po. Kumbaga, hindi ka lamang bilang pastor's wife, hindi ka lamang supporter ng yung asawa, kundi nandiyan ka rin na talagang tumitindig kung ano ang binigay na mission and vision sa yung asawa. Kaya talagang titindigan mo po yon bilang role mo as a woman and as a wife ng isang pastors. At sa aking workplace, siguro po ang isa sa masasabi ko po na as a woman, ang pinaka-role po natin sa ating workplace, lalo na sa akin personally, ay sa pagkakaroon ng servant heart. Kumbaga, dito po talagang masasabi ko na kailangan maipakita natin na hindi lamang po tayo servant sa church, kundi servant din po tayo even in our workplace para magkaroon ng harmonious relationship sa ating workplace. Dapat makikita mo yung pagiging humble mo, at the same time yung commitment mo, yung responsibility mo, talagang ginagampanan mo yung ating duties and responsibilities. Yun sa pangalawang tanong, ano po yung mga tips to ponder bilang isang wife or pastor? Katulad nga po ng sinabi ko, syempre kapag ikaw ay pastor's wife at pinagkalooban kayo ng Diyos ng opportunity na magkaroon ng isang church, na pinagkatiwalaan kayo ng Panginoon ng isang church, syempre kaakibat nun ang responsibilities. Kaya ang parang tips to ponder na may ibibigay ko, number one, dapat talagang kung ano yung mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ay madalam mo po sila sa paanan ng Panginoon in such a way na talagang nandyan yung pagdi-disciple mo, pagtitrain mo sa kanila as a missionary, at the same time yung commitment and dedication nila sa Panginoon. Napakalaki pong bagay na yung lahat ng mga taong makakasalamuha mo sa church ay talagang merong heart na mag-serve sa Lord, at dapat ma-impart po natin yon sa mga taong dadalhin po sa church. At the same time, talaga yung zealousness, yung talagang yung init, yung fire sa pagsiserve sa Lord, ay yun po yung nais natin na maibigay din sa tao. Kumbaga, alam po natin na sa pagsiserve sa Lord ay hindi po biro. Si Lord ay lagi nakatingin sa heart, kaya talagang even sa congregation, dapat mag-set tayo as an example for them. Hindi lamang sa pananalita, hindi even sa lahat ng aspeto ng magmula sa praise and worship, pagdi-disciple, pag-train sa kanila, kaakibat nito ay talagang nandoon yung dedikasyon at commitment na dapat ay ma-impart natin sa lahat ng mga nasasakupan natin sa church. Pangatlo po ay, ano daw po ang aking stand, kung agree or disagree dito po sa tinatawag na SOGI bill. At alam naman po natin ano po ba ang SOGI bill. Ito po yung sexual orientation and gender identification expression. Kumbaga, sa ngayon po talaga ay itong batas na to ay talagang ipinaglalaban natin as a Christian, na syempre as a Christian ang stand natin ay ako po ay nagdi-disagree para maipatupad itong bill na ito, sa hindi po tayo again sa ating mga kapwa natin na iba ang gender, but then ang dito ang pinopoint natin ay magkaroon man o maisulong man tong bill na ito, ay dapat po ay nandoon yung equality, na hindi na nape-pressure, na yung pressure ay yung nasa mga tao na kailangan na, ang ibig ko pong sabihin dito, nagdi-disagree man ako sa bill na ito, not sa person. Dahil ang kagustuhan ko na ang SOGI bill ay maging patas sa lahat ng tao at hindi sila bibigyan ng mas mataas na importansya para sa bill na ito. Sabihin, katulad na lamang na kailangan kapag nagkaroon, example, na kapag naisulong ang bill na ito, kapag nagkaroon ng discrimination, diniscriminate mo ang isang LGBTQ, ay ang isang tao ay maaaring ma-imprison or magmulta ng 500 to 6 years imprisonment. Kumbaga, dito po dapat maipakita sa batas na ito na walang kinikilingan.
ang dito maipakita sa batas na ito, dapat na yung matuwid na pamamalakad dapat na kahit LGBTQ ka, hindi ka dapat angat sa iba. Dapat meron kang pantay na equality, injustice at sa lahat ng aspeto. Yun lamang po at maraming marami pong salamat sa opportunity na ito. At sabi nga, Happy Women's Month ulit. To the woman of God, never ever give up, never ever quit. God bless us all.